Ano ang mga mahalagang bagay na dapat mong gawin sa isang gupit? Ano ang dapat gawin sa isang gupit? Kadaraw mga katrupa at mga kapatid, yung ito, ituturo ko ano ang mga bagay-bagay importante sa isang buong gupit. Mga importanteng bagay na dapat mong gawin kapag nagugupit ka na. At mayroon namang hindi importante, pero kailangan mo pa rin matutunan. Kung interesado kang malaman, tapusin mo ang video ito. Tara, let's go! Mayroon ako 15 tips at may bonus. Kaya, huwag kang kukura. Una, layan ang buhok. Ibig sabihin, kapag nakaupo na ang customer sa upuan, huwag mong ritsuhing gupitan. Kumbaga, tradisyente at sosyal, tingnan, suklayin mo muna ang buhok niya. Kasi, yung iba, napakataas ang buhok, tapos magulo. Pangalawa, isiksyon mo muna ang kanyang buhok. Kumbaga, kapag undercut, may mangyayaring undercut sa kanyang gupit, suklayin mo muna yung taas, tapos ipitan mo o kipitan. Para naman, ha, hindi ka mahirapan sa pag-gupit. Pangatlo sa ating listahan, resort. Saan mga katrupa, ang resort natin, sobrang maingay. At saka, hindi matalas, nagagat. Kaya ang resort mo, kailangan mong palitan ng bago o ayusin na hindi na masyadong maingay. Kasi kapag maingay ang resort natin, electric resort, baka mapungog yung sulat. Hilo. Sobrang ingay. Kaya ayusin mo ang resort mo. Number 4, transition. Ang ibig sabihin sa transition, na-transition mo ang gupit. Halimbawa, pinaputi yung gupit niya. Sumula ka sa number 2 or number 3. Hindi sa'yo. Tunod, number 1, hanggang sa 1/2. Hanggang sa zero. Ito ang magkasunod-sunod mong gawin. Hindi man natin masabing importante, pero mabuti na rin may idea ka. Bago ka palang nagsimula mag-upit. Number 5, maglinis. Ang ibig kong sabihin, katropa, pang ginagawa mo ang unang step, galihin mong linisan ang customer sa mga dito niya. Yung iba, kapag nag-upit, mayroon linagay dito na panglinis. Pasyat sa Bisaya, taka panglinis. Marbeba. Number 6, pang pagpaputi. Ibig sabihin mga katropa, kung anong gusto niyang pet. Tatlong klase lang yan, pinaputi. Hindi masyado pinaputi or pagpaputi. Kailangan malaman mo kung gaano kaputi, kung gaano kaitim, kung kabaga, gaano kataas. At gaano kataas ang puti. Tandaan mo na kapag hindi niya gustong putiin ang gilid sa kanyang gupit, ka mapaputi mo. Kaya tamang pagpaputi. Ang masabi niya pagkatapos ng gupit mo sa kanya, na nasubraan mo ang pagpaputi at ang pagpa... Ano na bang? Pasibin patayin ang kanto. Ibig sabihin mga katropa, pagkatapos mong i-transition ang gilid, patayin mo ang kanto. Pagkukurtihan mo lang siya, magpabilugin mo ba kung pinabilog ang gupit niya? Kasi bilog ang ulo eh, kaya pabilog siya. Gawan pa natin ang video yan. I-comment ko sa iyo ang video, ano ihanda ang resort, electric resort. Number 8, pag-ahit. Katropa, pwede kang magkamali sa pag-ahit mo sa gilid niyang pag inaahitan mo na siya. Importante yan, maliban lang kung gusto ng isang customer na hindi niya papaahitan. Pag-aahit, depende na sa'yo kung mag-aahit ka ba ng pagkatapos ng gupit o pagkatapos mong mag-transisyon, pagkatapos mong pitirahan sa gilid o pagpatay mo ng kanto. Importante pa rin malaman, pag-aahit, kung putulan ba o hindi. Kaya, klaruhin mo muna ang customer kung pagputulan ba ang kanyang patilya dito sa gilid. Gaano kataas ang pagputol, pababa, hanggang pa dito. At saka, dito sa gilid, straight. Sa batok naman, paahitan niya pa ganon. Pinakanto ba ang gilid o hindi? Pabilog ba? Payo. Kaya tanungin mo muna siya. Kung slide ba o putol? Yung iba, kahit zero ang sa likod, paahitan pa rin nila. Tingnan mo ang video kung paano mag-ahit sa gilid ng ulo. At paano ahitan ang gupit na trim. At saka yung dito niya, pantay. Kumbaga katugma ba? Hindi yung mataas ang sa kabila. Saka pareho ang baga dito. Gaano ka itim dito kasi yung gupit natin pag ini-square box ay medyo buhok dito itim. Mayroon namang wala, pantay lang. Number 9, square box. Square box mga katropa, may mga customer na hindi na magpapa square box. Pero importante mo pa rin malaman. Hindi na masyadong importante sa customer, pero importante mo pa rin malaman, matutunan. Kung paano mag-square box, siyempre gagawan pa natin ang video yan. Pag nag-i-square box ka, ang pantay ang dito, taas at bilog dito. Huwag kang mag-blade na pinaganon dito. Kasi pag na nagkamali ka ng alaw mo, maaaring lumaki ang ano niya. Kailangan nagsimula sa taas. Saka mo na gaganonin. Ang dahan. Saka mo na salungatin. Gagawan pa natin ang video yan. At saka,
Huwag kang mag-square box kung hindi gusto ng customer. Kung baga tatanungin mo muna kung magpa-square box na siya. Ika pa, bigla-bigla. At saka kung mag-square box ka naman, nagdepende yan sa ang forma ng square box. Bawa, so malaki yung noon niya, kung masyado kihan ng kuha dito. May square box nga na ganon, may square box na pinaganon, na lungsong. Depende sa noon ng isang tao. Saka pantay dito ha, ganda ang pagkaliko niya. Parang rainbow. Number 10. Kunting at tinig scissor. Ang kunting mo, kailangan hindi mangagagat ang dulo. Kapag may mangagagat, pwede mong putulan o pwede mong pa-kanalan. Parang gano'n, no? Dahil kapag wala ng kanal yan, hindi na siya matalas. Kaya yung kunting mo, palagi mong tain. Kailangan matalas para hindi mangagagat. Madaling maputol ang kasi pag hindi matalas ang kunting natin, pag-gunting natin, yung buhok tumatakbo sa dulo. Saka kapag nagunting ka, huwag mong hilahin. Ganoon rin ang scissor. Tingnan mo ang video ko paano ihanda ang gunting at ano maggumamit ng tining scissor. Number 11, tamang paghawak ng ulo. Bawat paghawak po ng ulo, mga tatupa, mong papibigatan at itutulak. Kumbaga kapag dito ka sa gilid, gusto mong gumanon siya, medyo dandahanin mo lang pag ganon. Sa likod naman, ganon. Pag naghawak ka, huwag mong halupin or itutulak mo. Pag gusto kang ganon siya, ganon mo lang. Hilahin mo ng puti. Hilahin mo ng puti. 12. Tamang pagputol sa taas o sa top. Sa top, pagputulan mo ang kang magsimula dito sa noo. Dito ka magsimula sa pinakagitna. Kung ano ang napagkausapan yung taas. Halimbawa, gusto niya ganun kataas. Ang matira ha, hindi ang makuha. Huwag mong bituin yan, pataas ka muna ng puti. Halimbawa, gusto niyang 8, doon ka muna sa 1.5. Kapag gusto na niya, at saka mo ipuporma kasi pag dito ka nagsimula, hindi naman kung marunong ka ng basta, marunong ka na. Pero para sa akin, pagkatapos kong i-transition, kung pagbawas sa gilid, ito ako nagsimula sa taas. Kita, kasi ang gitna ng ulo, yun ang pinaka-buntot, pinaka-bundok. At saka yung mga dito sa atin, yung, ang iba, medyo malalim. Parang ganon. Kasi mababa dito. Tapos kapag dito ni unahin, mababa na dito sa gitna. At maaring hindi na siya tumutugma sa gusto ng customer. Kasi medyo mataas ang parte natin dito. Kasi parang ganon ang ulo, parang nakalungsong. Ayas, Tagalog. Kapag dito ka sa harap nagsimula, ka hindi mo makuha ang tamang taas. Basta yun lang masasabi ko. Minsan naman may mga bangs na gusto ng tao na mas mataas. Kaya unti-unti mo itong putulan ang bangs. At panghuli na yan, tingnan mo ang video kung paano magputol sa taas. Paano putulin ang buhok sa itaas. Tap. Pag nagputol ka sa taas, dandahan siyang tumaas dito. Number 13, finishing. Ito pa, importante ang pag-finishing sa gupit. Kasi sa pamamagitan ng finishing, mas lalong gumaganda ang gupit mo. 5 hanggang 10 beses ang pag-finishing mo, ang pagpaulit-ulit para mas makinis tingnan. Hindi ka pa marunong aralan mo. May video na ako na paano mag-finishing gamit ang gunting, paano mag-finishing gamit ang resort. Ito ang masasabi ko sa pag-finishing, silipin mo sa salamin dahil makikita mo sa salamin kapag harap ka ng salamin. Kasi pag nasa barbershop ka, may salamin ka eh. Tingnan mo gaano ka pinabulog ba or pinastrip. Basta kahit dito sa gilid, tingnan mo. Dalawang gilid, wala pang medyo taas. Kahit nasa puntong ilangang pinisingan ay 1/2 na. 1/2 na ng guide. Putulin mo pa rin dahil makukuha yan sa gunting. Yung nasa puntong nakadikit na sa balat ha? Pero mahirap yan ipinising gamit ang resort kasi kapag nagkamali ka ng galaw, maaari maputi yan. Basta ito lang masasabi ko, importante po pinising gamit ang resort at gunting. At saka dito na part, kailangan silipin mo. Bawa may mga part na dito ang kailangan pinisingan. Kailangan dito ka dahan. Dito ka sa kaliwang banda kasi mas makikita siya. Saka kung dito naman, dito na part, tingnan mo talaga kasi minsan yan, hindi natin makita yan. Pag dito sa kaliwa, tingnan mo dito ka sa kanang parte, kanang bahay. Tingnan mo lahat ng anggulo. Kumbaga, ganon-ganonin mo ang gulo niya. Noon, ganon, ganon. Kahit saan parte dito sa likod, ganonin mong bangko. Kapag ang bangko ikot-ikot, kasi makikita mo yan sa salamin. Saka, saan parte ka nakatindi. Halimbawa, dito ka sa kaliwang banda, yung mata mo, palaging nakatingin sa lahat ng parte ng ulo. Lahat ng masisihag mo ba? Pag dito ka sa gilid, palagi kang nakatingin sa lahat ng parte para makikita mo yung dapat mong pinisingan. Dapat na ha, importante ang pag-pinising. Number 14, pag-kiss-kiss. Kapag
natapos mo ng kupitan, kisin mo ang mga bob dito sa likod sa mababang parte kasi maraming kopya na. Minsan hindi na makiskis ng mga pagwang barbero. Number 15, pagbihis. Panoorin mo ang video ko paano dumami ang mga suki sa kupit. May matuturan ka doon. Isa na doon ang pagbihis. Magbihis ka katropa. Kung kinakailangan magsapatos ka, magsapatos ka. Kung maaari, mga disinting suot. Pagsosyal yung trabaho mo eh. Sinti ang trabaho mo. May video na ako paano matuto ang kupit at ano ang klaseng trabaho ang barbero. Marami kang matutunan doon. At ilalagay ko na lang dito sa description box ang mga link. Importante pa rin mag-bihis ka. Alam nga naman wala kang bihis. Alam nga naman pangbahay yung sinusuot mo. Parang guwapo ka naman. Ito ang mga tips ko. Palaban mo kailangan palitan mo palagi. Halimbawa, mo araw-araw palitan. Na tatlong araw, isa o isang linggo. Sa palitan mo lang. Huwag yung masyadong maninang dumi. Saka huwag mong kalimutang linisan ang customer ha. Pagpatapos na siya kupitan dito sa tainga, ganunin mo ng tisyo ng ginagamit mo. Kung maaari, putulan mo ang buhok sa ilalim ng ilong, sa eyebrow, sa loob ng tainga. Katropa, pag barbero, hindi na nahulugan na gwapo ka o hindi, or taas ang height mo o hindi. Kasi ako nga, gwapo ko, nagbarbero ako. So yun lang lahat. Ito ang katanungan sa araw na to, sa video ito. Alin sa mga sinasabi ko ang hindi mo nagustuhan o mga nagustuhan mo. At saka kung gusto kang may gawa natin ng video, comments mo na lang lahat sa ibaba. Importante sa akin na malaman kung ano ang mga sagot mo. At saka may Facebook ako, mga social media. Kung gusto mong magpa-shoutout, comments ka lang, hashtag ZadsTV, pa-shoutout. Dahil sa shoutout kita sa sunod kong mga video. At feel free na bubisita sa aking channel, ZadsTV. Dahil marami akong mga video about barber tutorial. Ito ang kasabihan ko. Ayun, taong sobrang sakim sa pera ay maaaring mawala nito. Pero ang taong naghahanap ng paraan kung paano kumita ng pera, kusang darating ang pera. Yun lang lahat. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe para lagi kang updated sa aking mga bagong video. Shoo!